kitchen, magluto na po tayo sa ating carbonara. Ito yung ating lutong carbonara. Hindi ko na ito itinusted. Parang isama ko na lang sa pag-isa ito. At ito yung ating iba yung aking carbonara, mga kakitchen, kasi mayroon akong giniling na ginamit. At itong giniling natin, luto na ito. Okay. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, mga kakitchin. Good afternoon sa lahat ng mga ka-vloggers, na mga kakitchin, na mga nanay nga nagluluto. Ang laki ng aking kawali, mga kakitchin, kasi hindi na ito kawali, ordinaryong kawali, kundi kawa na ito. Tawagin sa amin kawa. Kasi 2 kilo po ang ating lutuin ngayon na carbonara. Mayroon ako ditong anim na pack na white sauce na pack na all-purpose cream. Lagay na natin bawang, mga kakitchin. Sibuyas natin na ginamit sa aking 2 kilong pang-carbonara. Isa kalahating buong bawang. Yung buo talaga. At ang sibuyas na gamit ko, malaking sibuyas na puti. At ito yun. Ang dami ng ano natin, sibuyas. Kasi mas maraming sibuyas, mas masarap at mas mabango. Depende na po yun sa ating mga diskarte, mga kakitsin, kung tayo ay magluluto, no? Kasi yung iba, ang ginagamit lang nila bawang. Sa akin naman, may sibuyas na puti, kasi ang ating carbonara, di ba, puti. Kaya puro puti ang ating mga ano, puti na sibuyas. At itong chinap-chap natin na bawang. Ang halaga sa bawang po, isang buo at kalahati. Kailangan kasi mas maraming bawang, mas masarap at mas mabango. At mas maraming sibuyas din, mas masarap. Ilagay ko na itong ating CDO ham na hiniwa ng pakyos. Itong ating mga halo na iba, mga kakitchin, kasi depende naman sa ating mga diskarte sa pagluto ng carbonara, no, mga kakitchin, kasi kung gusto mong makatipid, pwede man, may nabibili ka naman na salami lang. Salami at saka yung maliit kasi na jelly na mushroom, 29 lang. Pwede naman kung depende sa lulutuin mo at sa dami ng lulutuin mo. Sa akin kasi 2 kilo, kaya 2 lata na mushroom na ganito ka laki. Sa akin, mayroon akong CDO ham at chili. At ito yung 2 lata na mushroom na ating dinidrain. At mayroon din akong bacon toppings. Hindi ko na naipakita ang ano nito. Ito yung pan-toppings natin, yung bacon toppings ang nakalagay nitong pangalan. Tapos na natin yung na toasted. Pantoppings na lang natin mamaya. Marami ang ating halo, mga kakitchin. Hindi ko na tinustig ang aking ham. Masyadong naliitan lang ng pagkahiwa na pakyup sa aking anak. Masyadong naliitan lang ang ating ham. Dapat mas malapat kasi maliliit na nga yung giniling natin. Lagay ko na yung ating mushroom.
kasi luto na kasi yung ating giniling. At ito'y pinagsasabay-sabay na lang natin. Mayroon tayong kimchi na pang toppings natin mamaya. Lalagyan natin ng pamintan durog. At kanina, sa aking giniling, nilagyan ko na yun ng pamintan powder. Kung sa aking nilagay na pampalasa na beef cubes, mayroon pa tayong idadagdag na pamparasa. Isang sachet lang. Depende lang sa ating mga panlagay na ating pampalasa. Ang bango. Kasi nagsawa na ang ama anak ko ng spaghetti. Maiba naman daw. Hinaan ko muna mga ka-kitchen kasi nagbubukas pa ako ng ating mga sauce na all purpose. Hindi ko kasi ito tansyado mga ka-kitchen kasi ngayon lang ako nakaluto ng marami. Kung isang kilo lang siguro, siguro tama na yung mga dalawang all purpose. Ay ito kasi 2 kilo kaya hindi ko tansyado kaya titingnan lang natin itong 4 na sauce na aking binuksan kung saan magkasya. Lagay na natin. Ito na yung ating sauce na niluto para sa ating carbonara. Giniling, ham, at mushroom. Ito na yun. At ito yung ating pan-toppings. Bacon toppings. At mayroon tayong spring na kimchi. Pan-spring toppings. Okay, mga ka-kitchen, ito na yung ating finished product na carbonara. Okay, kakain na po tayo mga ka-kitchen. Sabay-sabay po nating titikman ang niluto ng Telma's Kitchen ang carbonara. Okay, thank you!